Hi everyone! It's Chin Fajardo and welcome to Spotlight. Ako po ay mula sa lokal ng Burabo, distrito ng Camarines Norte, Pangulong PNK, Pangulong Kadio ng distrito at mga awit. Sa pagsisimula po ng taong 2021 ay gusto ko pong maihanda ang aking sarili sa pamamagitan ng maayos na pagdadala ng aking buhay. Dahil ayoko pong sayangin ang panibagong taong ito na itinuturing ko pong malaking biyaya sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga po, bagong taon, bagong sigla. Kaya sa panibagong taon pong ito, samahan niyo po ako. Let's start the new year right. Tip number 1, pray and always put God first. Isa po ito sa pinakapangunahin nating dapat isaalang-alang sa pagsisimula ng panibagong taon sa ating buhay. Na anuman po yung mga pagsubok na pagdadaanan pa natin ay sa awa at tulong ng Diyos, makakaya po natin. Huwag na huwag po tayong magsasawang manalangin. At anuman po ang ating mga ginagawa, lagi po nating ipagpauna ang para sa ating Panginoong Diyos. Tip number 2, get involved in church activities. Hindi lang sa pagdalo ng pagsamba, kundi sa lahat po ng aktibidad sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yung pagtulong po natin sa gawaing pagpapalagana, pagpapatibay, at pakikipagkaisa sa lahat ng gawain sa loob ng Iglesia. Kung paano pong naging masigla kami nung mga nakaraang taon, pagsisikapan po namin na mas maging masigla ngayong taon. Pakikipagkaisa at pagiging masigla po sa mga aktibidad ay isa pong mabisang paraan para maiiwas po tayo sa masamang kaway ng sanlibutan. Tip number 3 po, be the better version of yourself. Mas maayos, mas masigla, mas matatag, mananampalataya at laging kamalasakit at kadamdami ng pamamahala. Sabi nga po ng Ka Eduardo, ang isang may tungkulin, may superhuman energy. Na kahit po pagod tayo sa pagtupad, hindi po tayo tumitigil sa pagsunod at pakikipagkaisa sa pamamahala. Sabi nga po ng maraming mga may tungkulin, kahit pagod, happy pagod, di ba po? At ngayong taon pong ito ng 2021, mas ma-maximize po natin yung oras natin sa pakikipagkaisa sa lahat ng mga aktibidad. Tip number 4 po, be organized. Nagsimula po ako sa paglilinis at pagsisinop ng aking sariling kwarto. Sabi nga po, masarap mamuhay sa isang clutter-free environment. At kapag maayos po yung ating kapaligiran, mas maayos po tayong nakakapag-isip. At ang pagiging organized din po ay ang pag-aaral ng mabuti sa ating mga prioridad sa buhay at ang effective time management. Sa pagsisimula po ng taon ay sinisikap po natin na maging maayos ang lahat sa ating buhay. Nagpaplano po tayo ng mga gagawin sa pamamagitan ng to-do list at ating mga planners. Nang sa ganun po, maging systematic po yung ating gagawing paggawa. Tip number 5 po, be in good health. Nasa pagbubukas po ng taon, pangalagaan po natin ang ating kalusugan. Dahil ito po yung ginagamit natin sa mga pagtupad. Sa pamamagitan po ng pag-exercise o pagkakaroon ng angkop na sports activity. Kain ng masusustansya pagkain, pag-inom ng tubig at pangangalaga sa ating katawan. Sadyang totoo nga po ang kasabihang health is wealth kasi ito po yung ginagamit natin sa pagtupad. Tip number 6 po, engage in relaxing activities. Magkaroon po tayo ng libangang makabuluhan at alam nating makapagpapasaya sa atin gaya po ng cooking, baking, singing, watching INCTV, sapagkat sa INCTV po, marami tayong mapupulot na mga aral. Ilan lamang po iyan sa mga hobbies na pwede nating gawin at mas makakabuti po kung tayo ang pipili ng libangan na makabuluhan at makakatulong sa atin. May mga hobbies din po na nakaka-relax at maaaring pagkakitaan. At kagaya ko, mahilig po ako sa mga damit kaya ang ginagawa ko po ngayon, nag-online business po ako ng mga damit. At mahilig din po kami sa mga milk tea and cheesecake, mga pastries po. Ayan, kaya nagbebenta po kami ng mga cheesecake, milk tea. Ayan.
Tip number 7, manage your stress level. Sa dami po ng ginagawa natin, minsan ay hindi natin maiwasan na ma-pressure o ma-stress. Ang maayos na pagpaplano po ang aking isang paraan para maiwasan ang negative stress. Higit sa lahat ay nananalangin muna po ako bago gumawa at sinisikap ko pong magkaroon ng tamang stress management. Tip number 8, start with your family. Napakagaan po sa pakiramdam na masimulan ang isang panibagong taon ng isang panalangin na buo at masaya ang ating pamilya. Malaki din po ang naitutulong ng mga family bonding, higit sa lahat ay ang INC Family R na totoo pong nagpapatatag ng bawat sambahayang Kristiyano. Tip number 9, get a stable job. Sa kahirapan po ng buhay sa kasalukuyang panahon, ay kailangan nating maghanap o magkaroon ng matatag na hanap buhay o sapat na pagkakakitaan. Kaya sa pagsisimula pa lamang po ng panibagong taon, ay nag-iisip na tayo ng mga karagdagang mapagkakakitaan. Tip number 10, observe discipline. Ang pagkakaroon ng disiplina ay isang magandang pagsisimula ng isang bagong taon. Pagdating sa takdang oras, pagtupad sa pangako, at pagsunod sa mga nakatalagang tuntunin katulad ng pagsusuot ng angkop na kasuotan sa panahon ng pagsamba. Higit na mas marami po tayong matatamong pagtatagumpay kung meron tayong disiplina sa lahat ng bahagi ng ating paggawa. Sana po ay naihanda namin kayo at maging mabiyaya ang taong ito para sa ating lahat. Happy New Year po!